tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh, Elsa! Napasyal ka! Eh, pinapunta kasi ako dito ni Kuya Anton. Ako raw muna ang maglalaban ng mga damit ninyo. Ang lalaki yun talaga, oo. Umiral naman ang katamaran. Eh, bakit kasi sa'yo inuutos ang paglalaban ng damit niya? Nandito naman ako. Eh, hindi ba lagi kang busy sa trabaho? Tsaka okay lang. Ibibigyan naman daw ako ng pera eh. Eh, hindi ba pupunta siya ng probinsya? Ano? Probinsya? Oo. Kaya nga nakiusap sa akin na ako raw muna ang maglalaban ng mga damit ninyo. Oh, hindi ba nagpaalam sa'yo? Sawa mo yun eh. Hindi nagpaalam sa akin. Wala akong alam dyan. At ibig mong sabihin, gagabihin yung asawa ko? Eh, malamang. May kalayuan naman kasi yung kabilang probinsya, hindi ba? Hindi nagpaalam sa akin yung asawa ko. Ah, hindi bale. Ako na lang ang gagawa nito. Salamat na lang sa'yo, Elsa. Saan na naman kaya pupunta ang lalaking yon? Ano ang gagawin niya sa probinsya? Ano? Iba ka talaga sa kama, Anton. Kaya pala, hindi ka mapakawalan ni Marcia dahil ibang klase ka. Hindi talaga lugi ang babae sa akin. At isa na ako sa mga babaeng nababaliw sa'yo, Anton. O siya lang pala. Ano pala yung finansahan mo sa akin nung isang araw? Tinanong ko sa'yo kung hindi ka nagtaka kung saan ko kinukuha ang pera ko. Hindi bang sinabi mo sa akin eh, may kumpanya ka? Di ba? Yun ang sabi mo sa akin, di ba? Tama. May kumpanya nga ako. Pero, hindi sa akin. Hindi sa akin nakapangalan ang kumpanya yon. Eh, kanino kapangalan ang kumpanya niyo kung ganun? Sa totoong may-ari nito. Ah, anong ibig mong sabihin? Anton, may matanda akong kinakasama. At siya ang may-ari ng kumpanyang pinamamahalaan ko. Adele, maghahati kami na. Alis na tayo. Huwag ka munang umalis. Ha? Dito muna tayo. Bakit? Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Ina-atake na naman yata ako ng migraine. Hindi lang yata simpleng may ganyan ang hindi nakadaan mo eh. May sinat ka pa. Nataon lang siguro ang sinat ko. Dahil naulanan ako kagabi. Pero okay lang ako. Ito. Inumin mo ito. Oh, bakit mayroon ka nito? Kasi lagi akong nadadala ng paracetamol para ano man ang oras na makaramdam ko ng hindi maganda sa katawan ko. Eh, may inumin ako kaagad. Teka lang, kukuha ko ng tubig para mainom muna ito. Ta umalis ng bahay si Adele. Naririto ka na pala. Kumusta ang mga business engagement mo? Okay lang naman.
Teka, hindi ka pa yata nakabihis. Hindi ka ba aalis? Medyo masama ang pagramdam ko. Teka, uminom ka ba ng gamot mo? Oo, kani... Itong nangyayari sa akin. Teka, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Ang mabuti pa, dali na kita sa ospital. Ha? Ay, hindi. Baka kung ano na yan. Kaya ko pa. Bakit ako natutuwa? Ang sabi ng mga matatanda at may mga asawa ay pag nagduduwan tao ay sinyalis na ang isang babae buntis. Okay lang ako. Hindi dapat malaman ng matandang ito ang kalakayan ko kung sakaling buntis nga ako. Kita mo na. E di maganda ang napili kong lugar. Bukod sa malayo sa mata ng mga kakilala natin, tahimik pa. Oo nga. Tama pala ang suggestion ko na magpapatayo ng bahay sa subdivision na ito. Walang makakakita sa atin dahil bukod sa malayo sa mga chismosa. Tama. Sinong mag-aakala na pupunta ka sa lugar na ito, hindi ba? Malaya natin gagawin ang kahit anong gawin natin kung maibigan. Oh, bakit parang tahimik ka yata? May problema ba? Kuan Anton, buntis ako. Ano? Ang sabi ko ay buntis ako. At sino naman ang ama? Anong sinong ama? Tatanungin mo pa kung sino ang ama? Eh, natural. Dalawa kami ng matandang yun na nakasama mo rin. Dalawa nga kayo. Pero sa'yo lamang ako nagpapagalaw. Sigurado ka? Paano mo na siguro na ako nga ang ama ng bata? Samantalang nagsasama din kayo yung matandang yun. Matanda na nga siya. Hindi niya kaya sa kama. Kaya ikaw lang ang gumagalaw sa akin. Dahil wala ngang kakayahan si Tanda para paligayahin ako. Talaga? Oo. Ayoko nga sanang tumabi pa sa kanya eh. Kaso, baka makahalata. Kaya tinitis ko siyang katabi. Teka, anong gagawin ko? Ipapalaglag ko ba ito? At bakit mo naman ipapalaglag? Anak mo yan. Nakahanda ka bang ibigay ang apelido mo sa batang ito? Ha? Oh, kita mo, nagulat ka. Hindi ka handang panagutan ito, no? Hindi sa hindi ako handa. Iniisip ko lang kung lalaki ang tiyan mo. Malalaman ni Tanda ang kalagayan mo. Siyempre, magtataka yun kung hindi mo isusunod sa apelido niya ang pangalan ng bata. Sabagay. May katwiran ka. Kaya nga lang, hindi kaya magtaka yun kung paano ko nabuntis? Gayong hindi naman ako ginagalaw? Problema mo yun. Hindi magpagalaw ka kahit minsan lang para masabi mo na siya ang ama ng dinadala mo. Saan ka ba lagi nagpupunta? At ang sabi ng mga staff mo madalas ka raw umaalis kahit nasa opisina ka. Sa ganda ko bang ito? Ganyan ang isasalubong mo sa akin? Hindi na kasi kita mahagilap eh. Saan ka ba talaga nagpupunta ha?
Hindi mo na ba ako pwedeng samahan sa shower room? Naiinitan ako eh. Gusto kong maliko. Aha. Matagal na kasi tayong... alam mo na. Kaya pwede ba sabay tayong maligo? Pwede? Ano? Hanggang ngayon, wala pa rin si Anton. Wala pa nga ho siya eh. Kailan pa siya umuwi ng mga alanganing oras, ah? Matagal na ho siyang palaging umuwi ng madaling araw. Ano? Eh bakit naman hindi mo kaagad sinabi sa akin? Inay, nagagalit ho siya sa akin sa tuwing sinisita ko siya eh. Kaya baka mas lalo magagalit yun kung isusumbong ko sa inyo. Makikita ng lalaking yun pagdating niya. Inay, ano kaya kung dumito muna kayo sa bahay? Nako, gustong gusto ko. Kaya lang ang tatay mo naman ang magagalit sa akin. Ay, alam mo naman yun, may sakit siya. Kailangang may nag-aasikaso sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pagdating na pagdating ng Anton na yun, pagsasabihan ko. Talaga? Buntis ka? Oo, sabi eh. Naku. Yahoo! Tatay na ako! Sa wakas, tama. Magkakaanak na ako. Hindi ikaw ang ama ng tinadala ko. Mabuti pa eh. Magpacheck ulit sa doktor para maturo ka niya kung ano ang dapat natin gawin. Sige, magpacheck up ka. Dahil sabik na sabik na akong magkaanak. At tandaan mo ang sasabihin sa'yo ng doktor para maalagaan mong mabuti ang baby natin. Tayo na! Nasabi mo naman kay Tanda tungkol sa pagbubuntis mo? Oo, at tuwang-tuwa ang gago. Ang talagang buong akala niya ay anak niya ito. Hindi man lang nagtaka kung paano ang isang beses na paglalandi ko sa kanya ay nakabuo kami. Mabuti kung ganun. Ayan o. Maging amo man siya ng anak ko. Para mamahalin niya ito at sa kanya may papamana ang lahat ng kanyang kayamanan. Talaga? Ah, siya nga pala. Papayag ka na ikaw ang gagawin naming ninong nitong anak mo? Ma, magandang idea yan ah. May rason. Para lagi kong madalaw ang anak ko. Hindi ba? Thank you.
Oh, pare. Kain na lang kain. Marami pa tayong kunyang. Sige na, kain na. Tingin ba nga? Tingnan mo nga naman, pare. Ha? Alang kayo nila. Ang tulang-tawag ko sa inyo. Ngayon, eh, pare na. Ay, oo nga eh. May sino bang magpapagsasabing magiging dalawang relasyon natin? Ha? nephew in law kita at kumpare pa. Ay, sarap pala. Si Marcia, hindi ko yata nakikita. Hindi mo ba siya kasama? Ay, naku, uncle. Ay, alam niyo naman ang pamangkin niyo yun eh. Eh, sobrang kasipagan. Niyayaya ko nga eh. Ayaw niyo. Ay, sayang ano. Isa na siya. Sana narinito siya ngayon. O siya, kumain ka lang ng kumain at asikasin ko pa yung mga ibang kumpare natin at bisita, ha? Sige lang, uncle. Pare, hindi bali, papalapit mo si kumari at dili. Eh, dala yung anak. Hindi nyo. Ay, oo, tamang-tama. Eh, kargahin mo yung bata at saka kayo magpa-picture para may remembrance tayo. Sige na. Oh, Ninong Anton. Nakarga ng ano? Ah, ang cute-cute naman ng anak ko. Ano ka ba? Huwag kami makarinig sa iyo. Gusto mo bang magkaroon ng iskandalo sa binya ng anak mo? Eh, ikaw lang naman kasi nakakaroon ng sinasabi ko. Oh, eh, di ba magandang naisip ko na ipaako mo kay Tanda ang apelyido ng bata? Huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa ating tito. Mabuti na yung nag-iingat tayo. Pero hindi mo ba napapansin ang mukha ng bata? Mukha? Ha? Pareho ka rin kulot, oh. Ha? May dimple pa. Mukha ng bata yung dimple ko. Ha? Oo nga, no? Nakuha pala sa'yo ang pagkakakulot ng buhok at dimple. Eh, papano yan kung ata kasi yung tanda. Eh, parehong kulat yung buhok ng aking dalawa. Ang bata lang ay may buhok na kulot. At wala naman ngayong dimple na matanda. Paano kung mapansin niya? Hindi problema yun. Di sabihin na may kulot sa father o mother side. Para hindi siya magtaka. Ikaw talaga, oo. Masyado kang ninenervous dyan. Relax lang. Singa ka lang. Malapit na tapos ang nest house natin. Klaseng tanong yan, ha? Ipinahawak mo sa akin ang negosyo ng iyong namayapang asawa. Tapos, tatanong mo ako kung bakit ako umaalis? Ako ang presidente ng kumpanya. Natural lang na marami akong makakahulbilo na tao. Hindi mo naman dating ginagawa yan, ha? Pagtatalunan ba natin ang paglabas-labas ko sa opisina? Alam mo na ang posisyon ko sa kumpanya ay nangangailangan ng maraming oras para makipag-usap sa mga kliyente. At madalas ay sa labas makipag-usap ang mga kliyente. Nagpapaalala lamang ako sa iyo. Baka kasi ibang kliyente ang kinakatagpo mo sa labas. Kilala mo ako. Mapagmahal akong tao pero iba ako kapag nagalit. Pidring? Oh, saan ka pupunta? Papasok ka na ba? Halika lang at nang maihatid na kita sa school. Eh, ma-traffic ngayon eh. Naku, Uncle. Mabuti at napadaan kayo dito.
mayroon na akong masasakyan papasok ng school. Kanina pa nga ako naghihintay ng masasakyan eh. Kamukha ni Kuya Anto ng bata? Ay, mahihirapan ka talagang makasakay dahil traffic. Eh, ano ba yung tinitingnan mo sa cellphone mo at bigla kang natahimik yan, ha? Eh, tinitingnan ko lang po kasi itong mga litrato sa cellphone ko. Ito yung binyag ng anak ninyo. Ha? Tulad nito, ang ganda ng pagkakakuha ninyo. Gwapong-gwapo kayo dyan, Uncle. Si Kuya Anton, ang kamukha ng bata. Ano ang mangyayari ngayon? May ibang nakapansin ng pagkakahawid ni Anton sa bata. Mga giliw ng tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dulang ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan, kaisarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.